Magandang araw sa atin lahat, mga boxing fans. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Rattles Boxing Channel, no. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong si Bob Arum ay medyo sumama po ang loob, no, dito sa kanyang isa sa mga boxing superstar na hawak niya, si Chopimo Lopez, dahil tila nakipagkutsabahan itong si Chopimo Lopez dito sa kanyang makakalaban na si George Cambosos, dahil hindi man lang daw nakipagnegosasyon itong si Bob Arum, ni hindi niya alam, no, hindi sinasabi ni Chopimo Lopez sa kanya kung magkano yung gusto nitong matanggap, no, para sa laban niya dito sa kay George Cambosos. Ang sinasabi kasi ni Bob Arum, alam nating lahat, binabarat po niya itong si Chopimo Lopez, no, na inoperan lamang ng 1.25 million para sa laban na to. Pero pakiramdam ni Lopez, higit dyan, no, 5 to 10 million ang sa tingin ni Lopez ay karapat dapat na kanyang tanggapin, no, para dito sa laban na to. Kahit nga sinasabi natin na hindi naman na matatawag na elite fighter itong si George Cambosos, pero sa tingin po ni Chopimo Lopez ay malaking star na po siya na kayang dalhin, no. At syempre, nung una sinasabi ni Bob Arum na di manawagan sila ng o punta sila sa first bidding. Ang problema niyan, kahit na under contract to si Chopimo Lopez dito kay Bob Arum, ng top rank ni Bob Arum, ay isa lang si Bob Arum ngayon sa magpe-first bid, no. Magpapataasan sila ng presyo. Ang kaba ni Arum, baka mapunta sa ibang network o baka mapunta sa ibang promotion itong laban nito, dahil nagpahayag na po si Ed Hearn ng matchroom boxing at na siya ay sasali sa first bidding. Kung sakali pong manalo si Ed Hearn, ay mapupunta po sa The Zone itong laban na ito, na siya namang ikasasama ng papel nito ni Bob Arum dito po sa ESPN, na siyang nagpapalabas ng mga laban ng top rank. Okay, ito po ay nagdulot ng wala naman po sanang aabot pa ng ganito ayon kay Bob Arum, kung nagsabi lamang si Chopimo Lopez kung magkano talaga yung kanyang hinihingi, no. Napag-amalaman nga natin na lowest na tatanggapin ni Chopimo Lopez ay 5 million, pero hindi na nga po nakipag-negotiate, no, si Chopimo Lopez, dahil sa pambabarat ni Bob Arum, alam niya naman na ang mahihita niya kung 1.25 lang ang in-offer ni Bob Arum, hindi po lalagpas sa 3 million ang kanyang mahihita. Kaya ipinagsapalaran na lang po ni Lopez. Ang mahirap dito, pinagbibintangan po ni Bob Arum pati itong kalaban ni Lopez, nakakutsaba ni Chopimo para hindi na makipag-negotiate, no. Wala pong negosasyon na raw na ganap ayon kay Bob Arum, dahil wala namang presyong ibinigay sa kanya itong kanyang pamusong bata na si Chopimo Lopez. Yan po yung issue dyan. Dito naman po tayo sa nagpahayag na po si Terence Crawford, na sa pagitan po ni Manny Pacquiao at saka nito ni Sean Porter, ay pipiliin niya po na makalaban si Manny Pacquiao. Pero alam naman natin, nagbigay na po ng pahayag ang ating pambansang Kamao, ang panig ni Manny Pacquiao, na 40 million, no. So yan po yung inaasikaso. Malaki po ang problema ni Bob Arum ngayon. Yung tatlo po niyang superstars ay sabay-sabay na nagne-negotiate, at lahat po yan ay nangangailangan ng kanyang atensyon, no. Lalong-lalo na po itong si Manny Pacquiao, na once siguro
Ito na po ang pagkakataon ni Lolo Bob Arum para makabawi man lang. At nariyan din yung nakikipag-negotiate din po si Bob Arum para dito sa biggest heavyweight fight, no? Ang alam natin eh 200 million pounds fight, no? Hindi po 200 million dollars, ha? 200 million pounds na labanan sa pagitan ni Tyson Fury at saka nito ni Deontay Wilder. So, punong-puno po, no? Itong si Lolo Bob Arum ngayon sa mga negosasyon. Hindi lang natin alam kung makakakuha po siya, no, ng sponsor para magbayad kay Lolo, kay pambansang Kamao Manny Pacquiao ng halagang 40 million, matuloy lang yung laban kay Errol Spence. More or less, ganun yan. Pwede naman sila magtawaran yan. Pero siguro, kung makakatawad man si Lolo Bob, mga halagang nasa 35 to 38 million lang ang pwedeng ibigay niya kay Manny Pacquiao na mapapayag ito, no? Okay, so hindi po si Terence Crawford ang magpapasya dito. Talaga namang sa laki ng kikitain niya kung si Manny Pacquiao makakalaban. Kasi nga po, 10 million ang gusto ni Manny Pacquiao na kitain ni Terence Crawford, no? Para ipamukha lang na one-fourth lang dapat ang kitain ni Crawford sa aking kikitain. Okay, so malaki talaga, no? Ito na magiging biggest payday ni Terence Crawford kung sakasakaling matuloy itong laban na to. Yun nga lang, kahit napiliin niya si Manny Pacquiao, kung hindi naman kaya ni Bob Arum na mag-produce ng halagang 40 million, depende siguro, no? Kung masasatisfy nila sa laban, kung yung 200 million pounds na laban ni Tyson Fury at saka nito ni Anthony Joshua, ay pwedeng yun na rin, no? Yung kung sino man yung magiging kanilang makukuha na mag-i-sponsor ng laban na yan, malamang sa Middle East din yan, malamang isa rin sa mga prinsipe o sa mga Emirati, no, dyan sa Middle East, mga mararaming pera ang mag-i-sponsor niyan. Baka yun na rin ang makuha ni Bob Arum. Inuuna niya lang itong laban ni Anthony Joshua versus sa kanyang alagang si Tyson Fury. So, yan po yung mga kaganapan, no? So, gusto talaga ni Terence Crawford, gusto rin ng mga Filipino na makalaban ni Manny Pacquiao para sa legacy itong si Terence Crawford. Kasi nga, alam naman natin na silang dalawa ni Errol Spence yung matatawag na number 1 at number 2 dito sa welterweight. Siguro, pag nagkatuluyan yan si Manny Pacquiao at Crawford at sakaling wala naman tayong duda na mananalo si pambansang Kamao Senator Manny Pacquiao, pwedeng mapag-isipan na ni Senator Pacquiao na baka maaring ang huling laban niya na instead si Conor McGregor, ito na pong si Errol Spence. Kung mayu-unify pa ni Errol Spence yung isa pang belt, no, sa ka-stablemate niya na si Yordanis Ugas, na siya namang ginawaran o prenemyuhan ng WBA ng kanyang anang belt dati na hawak-hawak ni Senator Manny Pacquiao. Napakaganda, no? Yung po ang napakagandang pagtatapos sa karera ng ating pambansang Kamao Senator Manny Pacquiao, yung makuha niya, no, yung pagiging undisputed for the first time sa kanyang huling laban, kung sakaling mag-unification bout naman sa kabilang banda itong si Errol Spence at saka si Yordanis Ugas. Napakaganda po nito sa hindi lang po sa career ni Manny Pacquiao, kung hindi sa kalagayan po ng boxing, yung pangkalahatang kalagayan ng boxing dito po sa pananalasa, sa harap ng pananalasa
ng mga MMA fighter. Pero kung sakaling hindi pa rin, kung Terence Crawford, isa man lang dun, Terence Crawford man o Errol Spence, ay masasabi rin natin na napakaganda ng pagtatapos yun. Isa man lang sa kanila ang makalaban ni Manny Pacquiao. Siyempre, kinakailangan naman po ni Senator Manny dahil tatakbo siya sa eleksyon. Kailangan niya talaga yung laban ni Conor McGregor para makatulong po na gastusin niya o maipantulong sa mamamayang Pilipino. Yun naman yung naipangako niya na yung kikitain niya ron ay pambibigay niya, no, dito po sa mga kababayan niya na sa kasalukuyan ay dumaranas pa ng pandemya. Yan lang po ang ating paglilingkod sa inyo habang nasa biyahe tayo ay dito po sa habang ako po ay babiyahe ng EDSA, no, for the first time, buhat po ng natayo tong Skyway. Titignan po namin mamaya kung may epekto ba tong Skyway dito naman sa dito naman po sa traffic sa EDSA. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli, dito pa rin sa inyong paboritong boxing tambayan, Bad Aratlis po.